Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Dolpo at ng kanyang Bertud sa Sugal. 20th tagpo. Pakinggan natin. Tama nga si Erning, at pagkabanggit na pagkabanggit niya ngayon ay halos sabay-sabay kaming magpipinsan na napatingin sa may Rueda. Paano napunti nun dyan? Tanong kagad ni Tikyo. Malay ko, ganyan siguro talaga kapag sugarol. Kagaya natin, naririto rin. Sambit pa ni Pidoy. Nang mayami ay magsalita naman si Armando. Oo. Kung hindi ninyo natatanong, ay mahilig din yan sa sabong si Luis. Katunayan, sa amin ay dyan siya nakilala bago pa sa ibang lusugal. Sambit pa ni Armando. Ganun ba? Ano lang gagawin natin yan? Tanong pa ni Erning. Di antayin natin ang magiging pasya ni Dolpo. Sambit pa ni Tikyo. Tama. Kung tutuusin, ay may pagkakataon pa naman tayong umatras eh. Hindi ba? Dagdag pa ni Erning. Nasinang-ayunan din ni Pidoy at ni Tikyo. Oo. Maaari naman tayong umatras kung kinakailangan. Dagdag pa ni Armando. Ako naman ay nasa akin pa ang pera ni Armando. At nasa akin pa din ang kapasyan upang umatras. Subalit nung mga sandaling yun ay wala akong nararamdaman na kahit na ano. Kung kaya't kaagad na akong nagdesisyon. Tutuloy tayo. Hindi tayo atras. Bigla akong sambit. Napatingin naman sa akin ang aking mga pinsan. At gulat na gulat ang mga ito. Sigurado ka ba dyan, Dolpo? Tanong kagad ni Tikyo. Hindi ba't? Ikaw pa nga nagsabi na kapag naririyan si Luis, ay atras tayo. Dagdag pa ni Pidoy. Kaya nga, Dolpo, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Sambit pang muli ni Erning. Ngunit sa kabila ng mga nasambit na yun ng aking mga pinsan, ay wala akong nararamdamang pangamba. Wala akong nararamdamang kaba, takot, o kahit na agam-agam. Buo ang aking loob. Buo din ang aking paniniwala sa Bertud na taglay ko. Oo, tutuloy tayo. Naririto na tayo eh. At huwag na nating sayangin pa ang pagkakataon. Sambit ko pa. Sa isip-isip ko ng mga sandaling yun, maaaring naroroon lang naman si Luis. At baka kabilang siya sa grupo nung nasa Rueda. Unang isa sa mga maglalaban. Nagkataon lamang na nandyan siya. Ngunit naririyan man siya o wala, ay buo ang tiwala ko sa aking Bertud. Nagkatinginan na lamang ang aking mga pinsan at maging si Armando. Kung ganun, Dolpo, saan naman tayo tataya? Tanong naman ni Erning. Doon ay biglang nagsalita si Tikyo bilang siya ang pinakamay alam sa amin pagdating sa mga manok panabong. Kung sa tindig ng mga manok ang titingnan, doon ako sa talisain. Ang laki ng bulas, ang haba ng mga paa. Sa tindig pa lamang ay lamang na
At isa pa, kilala ang may hawak, si Mang Ador, sambit pa ni Tikyo. Noong mga sandaling yun, ay iyon na ang maglalaban ng manok. Yung talisain nga ni Mang Ador, laban sa isang pulang manok, na ang may hawak naman ay ang kabaryo namin na si Mang Hiner. Nang biglang nagsalita naman si Armando, "Tama ang sinabi ni Tikyo. Yun din ang tingin ko. Kahit papano'y may alam din naman ako sa manok. At totoo yun, manok nga yan ni Mang Ador. Hanggang sa amin ibantog ang pangalan ni Mang Ador pagdating sa mga panabong. Diyan pa lamang, liyamadong liyamado na ang talisain," dagdag pa ni Armando. Kung saan ay napatango din si Tikyo na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon nito sa sinabi ni Armando. Maging si Pidoy ay tila kumbinsido sa talisain dahil sa mga nasabi ni Tikyo at Armando. Nang bigla akong magsalita, "Doon tayo sa manok na pula," banggit ko. Nanlaki ang mga mata ni Tikyo pagkasambit ko nun. Maging si Armando ay tila napakamot sa kanyang uluhan pagkasambit ko nun. Gulat sa aking naging pasya. "Nababaliw ko na ba, Dolpo? Sa may dalusabi tayo, tataya. Tataya tayo sa dihado," sambit pa ni Tikyo. "Oo, dun tayo, tataya," kagad kong tugon. Si Erning naman at Pidoy ay nakatingin lang din at tila naguguluhan din kung sino ba talaga ang susundin. Nang biglang magsalita si Erning, "O sige, itaya mo to sa dalusabi. Ikaw ang masusunod, Dolpo," biglang tugon ni Erning na lalong ikinabigla naman ni Tikyo. At nang magsalita muli si Armando, "Tama, iyon ang napag-usapan. At si Dolpo ang bahala kung kanino tayo pupusta. Kung ano ang napili ni Dolpo, iyon ang masusunod," dagdag pa ni Armando. "Tama, sa dalusabi tayo," pagsusog pa ni Pidoy. Si Tikyo ay wala nang nagawa pa, lalo na nang marinig nito na nagsalita ng iba ko pang mga pinsan. Labag man sa loob niya, ay wala na rin itong nagawa pa. Nung mga sandaling yun ay ipinagkatiwala ko kay Tikyo ang pagpusta, sapagkat siya ang may kabisado ng ganitong kalakaran. Ngunit sinabihan ko na lamang siya na huwag na lamang lalagpas sa doble ang dala naming pera. Noong araw na iyon, ang dala-dala ni Armandong pamusta ay tumataginting na 1,000 piso. "Areglado," tugon ni Tikyo, at sabay sumenyas na ito sa Kristo at tumaya sa manok na pula. Dumadagundong na ang hiyawan sa lugar na iyon. Hindi mo inaakalang ang ganong liblib na pwestong napili para sa tupada ay dadagundong ng ganong kalakas na animoy nagdaraos ng kapistahan. Kabi-kabila ng mga senyasan, umuugong na ang paligid sa mga mamamusta at mga meron, mga kanya-kanyang kantsawan, sigawan at kung ano-ano pa. Nang ilang sandali pa, ay pinagharap na sa gitna ng ruweda sina Mang Ador at Mang Hiner. Bit-bit ni Mang Ador ang kanyang talisain, at kay Mang Hiner naman ay ang dalusapi. At ang magsisilbing sentensyador ay si Mang Ruping, nakilala ding sa bungero sa amin.
Ilang sandali pa'y sumenyas na rin si Mang Roping. Hudyat na ng pagsisimula ng laban. Ibinaba na ng magkabilang sabungero ang kani-kanilang mga panabok. Pagkalapag ng talisain, ay lintik ang tindig nito. Aakalain mong ganito pala katapang ang tindig nito? Naakala mo ay isang lawin sa himpapawid na handang-handang mandagit. Napakatalim tumingin at ang balahiboy animoy nangingintab kapag nadadampian ng sinag ng araw. Sa kabilang banda naman ay nakalapag na rin ang manok ni Mang Hiner, ang dalusapi. Bagamat hindi ako bihasa pagdating sa pagmamanok, ay maging ako ay kitang-kita ko ang pagiging dihado ng manok ni Mang Hiner. Hindi ko masabi kung ano yun. Ngunit parang tama nga si Natikyo at si Armando sa kanilang mga sinasabi kanina. Lamang na lamang ang talisain. Subalit, nakapusta na kami. Ilang sandali pa ay biglang sumugod ang manok ni Mang Hiner. Sinugod nito ang talisain. Nang bigla namang lumipad ang talisain at walang kabog-abog na lumipad ito, papasugod, napakabilis ng kilos at sinalubong ng pupog ang pulang manok. Biglang umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigawan sa paligid. Ang bilis ng mga pangyayari. Ngunit kitang-kita kong bumalikwas yung pulang manok at tira napailalim pa ito ng husto. Habang tuloy-tuloy naman sa pagpalo ang talisain. Nang biglang makalpas ang pulang manok at nakawala ito mula sa pagkakakapit ng talisain. Halos magwala ang mga manonood sa paligid dahil tuwang-tuwa sa napapanood. Subalit si Natikyo naman ay napakapit na lamang sa kani-kanilang uluhan na parabang kumuha ng batong ipupukpok sa kanilang uluhan. Kitang-kita ang kanilang pagkadismaya, lalo na si Tikyo at maging si Pidoy. Nakabangon muli ang dalusapi. Subalit kitang-kitang nakalaylay na ang isang pakpak nito. Ngunit lalaban pa din ang dalusapi. Hindi aatras ang manok na pula. Ang talisay naman ay ganun din. Tila nakaabang lamang ito kung nasaan ang dalusapi. Nag-aabangan ang dalawang manok. Nang muling sumugod yung pulang manok, nakasadsad na sa lupa yung pakpak, ay umatake pa din ito. Nang muli na namang lumipad yung talisain. Pagkalipad ng talisain, ay biglang huminto naman ang dalusapi sa pagsugod. At tila umiwas sa sunod-sunod na palo ng talisain mula sa ere. Hiyawan muli ang mga miron at halos magiba ang ruweda sa ingay ng mga manonood sa paligid. At maging sila Tikyo ay napapahiyaw na, hindi na nila mapigilan sapagkat akala nila ay katapusan na ng dalusapi. Pagkalapag ng talisain ay muli ay nagharap ang magkatunggaling panabong. Nag-aambahan. Nag-aabangan. At tila binabasa ang galaw ng isa't isa. Ngunit kitang-kitang
bumagal na ang kilos ng dalusapi. At parang kakaiba na ang hingal nito. Mukhang kinakapos na ang pulang manok. Nang biglang sumugod ang talisain. Biglang umangat ang talisain. At mukhang tatapusin na ang dalusapi. Nang biglang makasabay sa pagangat ang pulang manok. Salpukan ng dalawang manok sa ere. Palitan ng palo sa itaas. Lintik ang palo ng talisain. Aakalain mong makinilya sa bilis ng palo. Ngunit sumabay din naman ang palo ang dalusapi. Palitan ng palo sa ere. Nang maya-maya pa'y bumagsak biglang dalusapi. Halos sumabog ang tupadahan sa ingay ng mga meron at mga mamumusta. Pagkabagsak ng dalusapi. Hindi magkadamayaw ang mga manunood. Ang talisay naman ay nakatindig pa din ng maayos. Samantalang ang dalusapi ay nananatiling nakadapa pa rin. At tila na luray-luray na ang balahibo sa mga matitinding palo na pinakawalan ng talisain. Papalapit na si Mang Ruping upang damputin na ang nakadapang manok. Nang biglang nakabangon pa ang pulang manok at tuluyan pa nga itong nakatayo. Bagamat dihado ay bumangon pa talaga ng tuluyan at mukhang lalaban pa ang pulang manok. Hiyawan muli ang mga manunood. Ako naman ay nadadala na rin ang aking emosyon dala ng mga tao sa paligid. Nadadala ko na ang kaba na nararamdaman ng mga pinsan ko. Pagkatayo ng dalusapi, ay agad naman itong nakita ng talisain. Ngunit ang talisain ay maingat sa kilos. Hindi ito agad-agad sumusugod. Ngunit paunti-unti itong lumalapit sa pulang manok. Pagkalapit, ay tumuka ang talisain. At sa kakinapitan niya itong dalusapi, halos maglupasay na ang mga pinsan ko sa pagkidismaya noong mga tagpong yun. At kasama na dun si Armando sapagkat nakasalalay dyan ang pambayad ng kanyang nakasanglang lupa. Habang nakakapitan ng dalusapi, ay bigla namang sumabay ng palo yung pulang manok. Sabay pumalo ang dalawang panabong. Nakabitaw sa pagkakakapit ang dalusapi. Ngunit bumagsak muli ito. Bumagsak din ang talsain. Ngunit nananatiling nakadapa ang dalusapi. Ang talsain naman ay nakatayo pa. Ngunit tila hindi na ito makatayo ng tuwid. At parang hindi makalakad ng diretso. Nang maya-maya pa, ay biglang sumubsob ang talisain. Halos sumabog ang sigawan sa lugar na yon matapos ang salpukang yon. Agad na lumapit si Mang Ruping upang damputin ang dalawang manok. Pagkadampot, ay saka ipinagtapat ni Mang Ruping at ipinagdikit ang dalawang manok. Nang biglang tumuka ang dalusapi, sigawan ng mga manunod ng mga tagpong yun. Hindi malaman kung sino ang mananalo. Ang talisay naman ay tila nakatingin lamang at hindi malaman kung tutuka ba o hindi.
nang muling tumuka ang dalusapi. Halos mawasak ang mga harang sa ruweda ng mga tagpong yun. At yung mga pinsan ko kanina na halos umiiyak na sa pagkadismaya ay parang mga baliw na naglulundag na parang mga bulate. At sumisigaw ng mga kung ano-anong bagay. Ako naman ay hindi ko na malaman pa kung anong sasabihin ko ng mga tagpong yun. Ngunit kasama ako ng mga pinsan ko na halos panawa ng ulirat sa tindi ng kaba. Nang maya-maya pa ay biglang itinaas na ni Mang Ruping ang manok ni Mang Hiner. Panalo ang dalusapi! Halos magpagulong-gulong ang mga pinsan ko sa lupa sa sobrang tuwa. Si Mang Hiner naman ay parang kitikiting nilagyan ng asin at walang tigil sa kakasaya o sa panalo. Si Armando naman ay halos pigayin ako sa sobrang tuwa habang nagtatalsikan ang laway nito sa kakasigaw na halos lahat ay nasalo ng aking mukha para tuloy akong naligo sa kanyang laway. Ngunit tuwang-tuwa kaming lahat ng mga tagpong yun. Ngunit ang pinakamahalaga, panalo kami! Panalo ang pera ni Armando! Sinasabi ko na sa inyo eh! Si Dolpo lamang ang bahala! Si Dolpo lamang ang tataya! Sigaw pa ni Erning. Domo ka, Erning! Si Dolpo lang talagang masusunod! Dagdag pa ni Pidoy. Tuwang-tuwa kaming magpipinsan at halos hindi kami magkandamayaw sa sobrang tuwa. Pagkakubra ni Tikyo ng perang napanalunan, ay tinanong ko ito kung dumoble na ba ang aming mga pera. Binilang muna ni Tikyo ang mga pera. Lahat ng aming pera, kabilang na ang pera nilang dala at kay Armando, at isinama na maging ang kanilang napanalunan. Matapos yun ay nagsalita na si Tikyo. Maaari pa tayong tumaya, Adolfo. Isang laban pa. Pagpwede pa. Ako ang bahala. Sambit pa ni Tikyo. Pagkadinig nyo na ay tila nagliwanag naman ang mga mukha ng aking mga pinsan, sapagkat maaari pa nga kami magsabong pa. At pagkadinig din nun, ay tumango lamang sa akin si Armando na parang pinapaubaya na sa akin ang desisyon. O sige, ano bang susunod na laban? Tanong ko. Yun ang sinasabi ko! Isa pa! Eh teka, titingnan ko muna ang magiging sunod na laban. Sambit pa ni Tikyo. At magkasama sila ni Pidoy na umalis agrit at lumapit sa mga nangangasiwa sa mga susunod na lalaban sa tupada. Nang ilang sandali pa ay biglang may tumawag sa amin mula sa likuran. Ngunit sa dami ng tao na naroroon ay hindi ko na lamang ito pinansin at sinundan ko na lamang ng tingin ang dalawa kong pinsan. Kasunod naman nun, ay nahagip ng aking paningin na biglang napatras naman si Erning at maging si Armando. Nang ilang sandali pa, ay muling may nagsalita mula sa aming likuran. Mukhang sinaswerte tayo, Armando. Mukhang swerte tayo. At mukhang katabi mo ang swerte. Kamusta ka, Dolpo? Pagkadinig ko nun, ay saka pa lamang ako napalingon. Pagkalingon ko, ay si Luis ito. At papalapit ito sa aming pwesto.
Nang ilang sandali pa, ay biglang may tumawag sa amin mula sa likuran. Ngunit sa dami ng tao na naroroon, ay hindi ko na lamang ito pinansin. At sinundan na lamang ng tingin ang dalawa kong pinsan na patungo sa ruweda. Subalit kasunod nun, ay biglang napaatras si na Erning at maging si Armando. Nang maya-maya pa'y biglang may nagsalita mula sa likuran. Mukhang sinaswerte tayo. Armando, mukhang sinaswerte tayo. At mukhang katabi mo ang swerte. Kamusta ka, Dolpo? Pagkadinig ko ng mga kataga na yun, ay saka pa lamang ako napalingon. Pagkalingon ko ay si Luis ito, habang papalapit sa amin. Aaminin ko na nabigla rin ako. Hindi ko inaasahang biglang magpapakita sa amin si Luis. At hindi ko inaasahang lalapit ito sa aming grupo. Nakasuot ito ng kamisetang may botones sa gitna at may guhit-guhit na pababang disenyo. Nakasuot pa ito ng sombrero na gawa sa abaniko at nakaputing pantalon. Ngunit bukod dun, ay suot-suot din niya ang kanyang ngising hindi namin kinagigiliwan. At nung nakalapit na ito, ay maging ako'y napaatras pa. Hindi naman ako natatakot kay Luis. Hindi rin ako nakakaramdam ng takot na makipagbasag ulo. Ngunit tila merong dulot itong si Luis na parang hindi ako komportable. Maaari nga kayang taglay niya ang pangontra sa aking bertod. Nang muli kong maalala yung nabanggit sa akin ng aking lolo, iyong tapik sa balikat, ay kinakailangan kong maiwasan yun. Sapagkat iyon ang ginawa niya sa akin nung nakaraan, kaya kami nagtatalo. Nang biglang magsalitang muli si Luis. Wala man lamang bang babati sa akin? Banggit pa ni Luis. O Armando, ikaw, kamusta ka na? Sambit pa ni Luis. Nang ilang sandali pa, ay umakbay na si Luis kay Armando. Inakbayan niya ito sa balikat. At wala naman ang nagawa pa si Armando. At nagpaubaya na lamang. Subalit ako naman ay lalong naging alisto. Na baka ako naman ang sunod na akbayan. O kaya naman ay tapikin na ito ni Luis. Kung kahit mahalata pa niya, ay humakbang pa ako ng ilang beses, papatras. At napansin nga iyon ni Luis. O Dolpo, tila lumalayo ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng balato. Saka bagong ligo naman ako. Sambit pa nito. Napakiwari ko ay nagbibiro. Subalit ni isa sa amin ay walang nakuhang tumawa man lamang. Humakbang papapalapit si Luis patungo sa akin. At hindi ko na alam kung ano na ang pake niya.
ako naman ay buo na sa akin sarili. Nagagawin ko ang lahat upang hindi niya ako matapikan pang muli. Hindi na ako magpapadaig ba sa mga ganyang klase ng pangontra. Kung kaya't muli ay humakbang pa akong paatras upang makalayo pa sa kanya. Nang maya-maya pa'y nagsipagdatingan na sina Tikyo at Pidoy. Dolpo! Dolpo! Ikakasan ang susunod na laban! Kaya nga lamang ay hindi pa natatapos sa kanyang sasabihin si Tikyo nang maagaw na ng pansin nito ang lalaking nasa aming harapan. Teka! Bakit naririto ka? Biglang sambit ni Tikyo. Bakit? Masama ba? Sabay tugon naman ni Luis at saka ngumisi muli ito. Eh bakit naririto ka sa aming baryo? Tugon muli ni Tikyo. Eh, ano pa ba? Eh di upang magsabong, ano pa bang gagawin ko dito? Naririto ang tupada. Sambit pa ni Luis. Siguraduhin mo lang na sabong talaga ang pakay mo. Bigla namang sagot ni Pidoy. Bakit? Meron pa bang iba? Sagot naman ni Luis, sabay tingin sa akin. Meron ba kayong inililihim? Nakagaya ng... Hindi itinuloy ni Luis ang kanyang sinasabi. Habang iniisa-isa kami ng tingin. Dahil doon ay nabigla ako. Hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. At hindi ko din malaman ang aking isasagot. Maging ang aking magiging kilos. Nung bigla na lamang humalakhak si Luis. Huwag niyo na lamang pansinin ang aking sinabi. Nagbibiro lang ako, Dolpo. Mapagbiro lang talaga ako. Biglang sambit pa ni Luis at sabay ngisi pa nito. Muli ay wala ni isa sa amin ang tumawa sa mga nasabing biro na yun ni Luis. Nagkatingin kami ng mga pinsan ko. Nang biglang pumagitna na si Armando ng mga tagpong yun. Luis, dito pa tayo nagkita. Ano bang atin? Tanong pa ni Armando. Ay, wala naman. Bumibisita lang ako sa kakilala at kaibigan habang nasa tapada. Sambit pa ni Luis. Mukhang sinaswerte kayo ah. Maganda yan. Hangad ko ang tuloy-tuloy na swerte para sa inyo. Sambit pa ni Luis. At ilang sandali pa ay kusa na rin itong umalis at hindi na inantay ang aming kasagutan. Ngunit bago pa ito tuluyang umalis ay lumingon muli si Luis. Siya nga pala. Armando, ipapaalala ko lamang yung palugit na ibinigay ko sa iyo sa makalawang araw na yan. Sambit pa ni Luis kay Armando. Nauunawaan ko, Luis. Tugon naman ni Armando. At ang ngiti kanina ni Armando mula sa aming panalo ay biglang naglaho at tila napalitan ng lungkot. Hindi man sabihin ni Armando, ngunit kitang kita ito sa kanyang muka. Matapos yun ay naglakad ng papalayo si Luis at muling nagtungo sa tabi ng ruweda. Kagad namang lumapit si Tigyo kay Armando at nagtanong, ano yung sinabi niyon sa iyo ni Luis? Tanong kagad ni Tigyo. Tungkol yun sa may nakasanglang lupa at yung palugit ay sa makalawa na.
sambit pa ni Armando. Dahil doon bigla na ako nagsalita. Ah, ganun ba? Tikyo, pakibilang nga ulit yung pera ni Armando. Tingnan natin kung hanggang saan na ito umabot, sambit ko. Kaagad binilang ni Tikyo ang lahat ng pera habang kami ay nakapaligid. Maiging binilang ito ni Tikyo. At makalipas pang ilang minuto ay natapos na rin si Tikyo sa pagbibilang. Dulpo, konti na lamang ang kulang. Isang taya pa ng kagaya kanina ay sasapat na sa pambahid sa lupa ni Armando, sambit pa ni Tikyo. Pagkadinig nun ay tila nabuhayan na ng loob si Armando. Yun naman pala eh, e di itaya na natin, biglang sambit ni Erning. Pero bago yan, kailangan munang may malaman si Dolpo. Dolpo, ang susunod na laban ay sa pinsan ni Luis. Kaya pala siya naririto. Ano sa tingin mo, Dolpo? Diyan ba tayo tataya? Sambit pa ni Tikyo. Oo nga, Dolpo. At ayon sa napagtanungan namin, liyamado ang manok ng pinsan ni Luis. Yung kalaban, dehado, dagdag pa ni Pidoy. Paano yan, Dolpo? Tataya ba tayo? Tanong pa ni Erning. At habang nag-uusap-usap kami, ay ilang sandali pa'y inanunsyo na ang magiging susunod na laban. Ito ay sa pagitan ng mayahin ni Mang Andres. Laban sa sinibalang ni Doroy. Yan si Doroy, siyang pinsan ni Luis, sambit pa ni Tikyo. Ano, Dolpo? Tataya ba tayo? Tanong muli ni Erning. Maaari naman tayong umatras na, Dolpo. Kung hindi ka na komportable, maaari naman tayong umatras. At saka na lamang tayo tumaya pa. At isa pa, naririyan si Luis. Hindi ba't isa yan sa kasunduan? Sambit pa ni Armando. Dahil doon ay nag-isip-isip muna ako sa mga sinabi ng aking mga pinsan at ni Armando. Ngunit nang marinig ko kanina ang usapan ni Armando at ni Luis patungkol sa palugit sa lupa, nangangahulugang kapag hindi namin mabuo ang kabuuan ng pera bilang kabayaran, tuluyan ang mapapasa sa kamay ni Luis ang lupain nila Armando. Dahil dun ay nagpasya na ako. Hindi tayo atras. Sayang ang pagkakataon. Tataya tayo, sambit ko. Dahil dun ay napatango na lamang si Natikyo sa aking kapasyan. Nang bigla namang nagsalita si Pidoy. Kuya nga lamang, Dolpo. Tandaan mo nung dati sa pasugalan, yan si Luis ang tila nakakonta sa iyong swerte. Dagdag pa ni Pidoy. Sambit pa ni Pidoy. Dahil doon yung napaisip muli ako. Totoo ang sinabi na yun ni Pidoy. At tandang-tanda ko yun. Kung kaya't hindi ako pumayag na matapikan muli ako sa balikat ni Luis o kahit saan pang parte ng aking katawan. At habang nag-iisip, ilang sandali pa'y hindi na muli magkandamayaw ang mga mamamusta. Kabi-kabilaan ang sigawan. Kanya-kanya ng senyasan ng mga mamamusta at mga Kristo.
mukhang mag-uumpisa na ang kasunod na laban. Dolpo, tataya tayo? Samayahin ba? O sa sinibalang? Tanong ni Erning. At dahil dun, ay nagsalita pa si Tikyo. Kung akong tatanungin mo, Dolpo, liyamado yung sinibalang. Lamang na lamang ito sa tindig. At maging sa laki, sambit pa ni Tikyo. Nang maya-maya pa'y nagsalita naman si Armando. Maaring bago sa pandinig niyo ang pangalan ni Doroy. Pero sa lugar namin, ay kilala yan. Kilala na nagpapanalo ang mga panabong niyan. At siya din ang puntahan ng mga manunabong sa amin kung naghahanap ng premiadong panabong upang alagaan at palahian. Kaya tama si Tikyo. Liyamadong-liyamadong sinibalang, sambit pa ni Armando. Ngunit kung tatanungin nyo na kung nagpapanalo ba ang manok ni Mang Andres, ay walang nakakalam. Sapagkat madalas na panalo lamang ng mga manok ni Mang Andres ay tsamba, dagdag pa ni Armando. Dahil doon ay muli akong nagsalita. Samayahin tayo, tataya, sambit ko. Gulat na gulat muli si Tikyo sa aking naging pasya. At maging si Armando ay nagulat din. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagtanong pa si Tikyo. At kung anong aking sinabi ay siya na rin tinayaan kagaya kanina. Sa ngayon ay lalabas na kalaban namin sa pustahan ay ang panig nila Luis. At dating gawi si Tikyo, at dating gawi, si Tikyo na ang bahala sa kung magkano ang ipupusta. At binilinan ko na lamang na basta't huwag lalagpas sa doble ang magiging pera. Sumenyas na si Tikyo sa Kristo para sa aming pusta. Ilang sandali pa ay nagharap na sa rueda ang magkatunggaling si Mang Andres at si Doroy. Bit-bit ni Mang Andres ang mayahin at bit-bit naman ni Doroy ang sinibalang. Nang makita ko si Luis ay parang tumingin pa ito sa aming gawi na parang may inaabangan pa. Muling sumagi sa aking isipan na ngayon ko malalaman kung meron ngang pangontra para sa aking bertod si Luis o wala. Dito na ito magkakaalaman. Ilang sandali pa'y naghudyat na si Mang Roping sa pagsisimula ng laban. Umaalingaw-ngaw na ang hiyawan sa paligid. Mga hiyawang nagmumula sa mga meron, mamumusta, at mga kapwa naming mananabong. Ibinitaw na ang mayahin ni Mang Andres. Kitang-kita sa tindig pa lamang ng pulang manok ay ganadong-ganado na ito at kondisyon na kondisyon. Gustong-gusto nang lumaban at tila hindi na makapag-antay pa. Sa kabilang banda naman ay naibitaw na rin ang sinibalang ni Doroy. Ibang-iba din ang tindig ng panabong na ito. Animo'y isang agi lang naghahanap ng kanyang bibiktimahin. At kitang-kita ito sa tindig nito. Ang magkalaban na panabong ay parehas lamang na sinisipat ang kanika nilang makakalaban. Parehas maingat sa kanilang mga kilos. Ang mayahin ay tumutoka-toka pa sa lupa
habang paunti-unti namang lumalapit. Samantalang ang sinibalang ay nakatayo lamang at tila minamanmanan ang kilos ng kalaban. Nang biglang sumugod ang mayahin, kagad itong tumakbo patungo sa sinibalang. Nang malapit na'y agad nang umangat ang mayahin, lumipad agad ito. Nalabis na nagbigay ng tuwa sa mga miron. Nang bigla namang sumabay sa paglipad ang sinibalang, lintik din ang lipad nito at tila naangatan pa ang lipad ng mayahin. Salpukan agad ang dalawang manok sa ere at palitan ito ng palo. Halos yumanig naman ang lugar na yun nang maghiyawan ang mga meron sa salpukan ng dalawang manok sa ere. Pagkalapag ng dalawang panabong ay tila hindi pa masabi kung sino ang nakalalamang sa salpukang iyon. Maayos pa ang tindig ng mayahin na tila hindi naman nagtamo ng kahit na anong pinsala. Ang sinibalang naman ay ni hindi man lamang nagalusan, at kung ano ang tindig nito kanina ay ganun pa rin sa ngayon. Muli ay nagtapat ang dalawang panabong, nag-aambahan. Nang biglang nakauna ng lipad ang sinibalang, lintik ang taas ng lipad. Sumabay din naman ang lipad ang manok ni Mang Andres at hindi rin nagpahuli. Kaya nga lamang ay bahagyang napailalim ang mayahin ng tagpong iyon. Palitan muli ng palo sa ere ang dalawang banabong. Umaatikabong palo ang naganap. Nang biglang bumagsak ang mayahin at mukhang masama ang bagsak nito, biglang umalingaw-ngaw muli ang sigawan ng mga miron at hindi maganda mayo sa nasasaksiyang salpukan ng dalawang magigiting na panabong. Nako! Mukhang nadali! Biglang sambit ni Erning. At dinig na dinig ko ang kaba sa boses ng pinsan ko. Maging sina Tikyo at Pidoy ay napatingin na sa akin, dala ng takot. Pagkabagsak ng mayahin ay hindi agad ito nakabangon. Agad naman itong nilapitan ng sinibalang at saka kinapitan at pinupog ito ng palo. Nako, mukhang madadaling pera natin. Biglang sambit pa ni Armando. Naramdam ko ang takot sa mga boses. Dahil doon ay bigla na rin akong nakaramdam ng pangamba. Sa isip-isip ko, ay baka gumagana na nga ang pangontra ni Luis kung meron man. Nang biglang napasigaw si Tikyo, "Dolpo, paano na yan?" Sabay tingin sa akin ni Tikyo. Ako naman ay nananatiling nakapako lamang ang aking paningin sa ruweda. Ngunit ramdam ko na yung nervyos ng aking mga pinsan at maging ni Armando. Ngunit sa loob-loob ko ay buo pa din ang tiwala ko sa Bertod na ibinigay sa akin. Kaya nga lamang ay nakadapa pa rin ang mayahin ng tagpong yun. Mukhang hindi na ito makatayo pa. Sa kabila ng umuugong na hiyawan ng mga meron sa paligid, ay tila nararamdaman ko ng dumadagundong naman ang kaba sa aking dibdib. Sa tagpong ito'y lamang na lamang na ang sinibalang at mukhang milagro na lamang
ang makapagsasalba. Samayahin. Kagad nang pumagit na si Mang Ruping sa dalawang manok. Sapagkat hindi pa rin nakakabangon ang mayahin. Pagkadampot ni Mang Ruping ay nakaangat pa ang ulo ng mayahin. Buhay pa ito. Nang subukang ilapag ni Mang Ruping ang mayahin, bagamat halos loray-loray na ito, ay nagawa pa din itong makatayo. Tuloy pa din ang laban. Hiyawan muli ang mga manunod at hindi na magkanda ulayaw sa kakasigaw. Halos hindi na makatayo ng diretso ang mayahin. Subalit nagawa pa rin itong makatindig kahit papano. At nang mapansin ito ng sinibalang, ay kagad nang sumugod ang sinibalang. Sinugod nito ang mayahin. Nang biglang nakapagpakawala ng palo ang mayahin at na-champion nito ang papasugod na sinibalang. Nakapalo din naman ang sinibalang. Nakapagpakawala ito ng palo. Bagsak muli ang mayahin. Ang sinibalang ay bagyang bumagsak din. Bagsak parehas ang dalawang panabong. Ngunit gumagalaw-galaw pa ang pakpak ng sinibalang na parang nag-uumalpas pa ito. Ngunit ang mayahin ay tila hindi na gumagalaw pa. Agad nang pumagit na si Mang Ruping bilang sentensyador at agad dinampot ang dalawang panabong. Nung ipinagtapat ang dalawang panabong, ay tumuka ang sinibalang. Gumanti din naman ng tuka ang mayahin. Kung kaya't muling inilapag ni Mang Ruping ang dalawang panabong upang ituloy ang laban. Pagkalapag ng mayahin ay halos nanginginig na ito. Halos hindi na makatayo ng tuwid. Ang sinibalang naman ay nakatayo pa ng maayos. At nang muling pasugod na ang sinibalang, ay bigla na lamang sumubsob ang sinibalang at tuluyang bumagsak. Ganon din ang mayahin. Tila napaupo na lamang ito sa tinatayuan nito kanina. Agad na namang dinampot ni Mang Ruping ang dalawang panabong at ipinagtapat. Tumuka ang mayahin at tila nakakapit pa ito. Ang sinibalang naman ay hindi pa rin tumutuka. Nang maya-maya pa, biglang tumuka ang mayahin. Halos sumirko-sirko na ang mga pinsan ko sa sobrang tuwa. At si Armando naman ay walang humpay sa kakasigaw habang magkaakap sila ni Erning. At halos nagpapalitan na ng kanilang talsik ng laway habang tuwang-tuwa sa napipintong panalo. Ilang sandali pa, iniangat na ni Mang Ruping ang mayahin. Panalo ang mayahin. Halos magiba naman ang ruweda sa dagundong ng ingay na mga meron sa paligid. Hindi magkanda maayaw ang mga manunood at halos hindi makapaniwala sa nasaksi ang laban. Bagamat gulat na gulat ang karamihan, ay kitang-kita naman ang ngiti sa mga mukha ng mga ito, dala ng kapanapanabik na laban. Si Mang Andres naman, na may-ari ng mayahin, ay nagsasayaw sa ruweda. Animoy nagtitinikling sa sobrang saya.
panalo ang kanyang manok. At panalo rin kami. Sa pusta. Halos magiba naman ang ruweda sa dugundong ng ingay na mga meron sa paligid. Hindi magkandamayaw ang mga ito. At halos hindi makapaniwala sa nasaksi ang laban. Bagamat gulat na gulat ang mga meron at mga manunood, ay kitang-kita naman ang ngiti sa mga mukha ng mga ito. Dala ng kapanapanabik na laban. Si Mang Andres naman ay nagsasayaw sa ruweda. Animoy nagtitinikling sa sobrang saya. Panalo ang kanyang manok. At panalo din kami sa pusta. Mababayaran na ni Armando at matutubos na niya ang kanyang lupa. Sa mga sandaling ito ay hindi na mapigilan ni Armando ang mapaluha. Bagamat natutuwa ako para kay Armando, ngunit nung makita ko ang itsura ni Armando noong mga sandaling yun, ay para itong isang batang paslit na umiiyak at magkahalong uhog at laway ang naglalabo-labo sa mukha nito. Bigla tuloy nawala ang awa ko at napalitan ng pagkadungal. Kungkit ibinaling ko na lamang ang aking tingin sa mga nagbubunyi kong mga pinsan. Matapos makubra ni Tikyo ang napanalunan, ay agad na itong ibinigay kay Armando. Si Armando naman ay hindi na nag-aksepa ng panahon at agad na pinuntahan si Luis upang tubusin na ang lupa. Noong araw ding yun, ay nabawing muli ni Armando ang sakahan ng kanyang mga magulang. Ngunit bukod dun, napatanayan ko na kung meron mang pangontra si Luis, ay hindi na ito madadaig ang taglay kong berde. Kungkit tuwang-tuwa ako sa panalong iyon. Makalipas ang kalahating oras, ay bumalik na si Armando. At kitang-kita ang kaginhawaan sa kanyang mukha. Biglang nawala ang kanyang mabigat na pasanin. At abot-abot na ang ngiti nito, dala ng pasasalamat. Maraming salamat sa inyo. Sa inyo magpipinsan. Napakalaking pasasalamat. Lalong-lalo na sa iyo, Dolpo. Kung hindi dahil sa tulong mo, Dolpo, baka hindi ko na nabawi ang aming sakahan. Sambit pa ni Armando habang maluha-luha pa ito sa labis na tuwa. Walang anuman yun, Armando. Natutuwa din kami na nakatulong kami sa iyo at sa iyong pamilya. Tanging tugon ko na lamang. Oo, Armando. Pag-igihan mo at pagyamanin mo ang sakahan ninyo. At sana ay hindi na maisang lapang ito muli. Sambit pa ni Tikyo. At dahil sa labis na tuwa ni Armando, ay nag-aya ito ng pagdiriwang at magpapainom daw siya para sa amin. Hindi maaaring ganito lamang ito, Dolpo. Erning! Tikyo! Pinoy! Hindi maaaring ganito lamang ito. Hindi ko kaya hayaang umuwi ng ganun-ganun na lamang. Kinakailangan nating ipagdiwang ito. May natitira pa naman akong pera dito at magpapainom ako bilang pasasalamat sa inyo magpipinsan. Sambit pa ni Armando. Tumanggi na ako sapagkat hindi naman talaga ako manginginom. Kaya nga lamang ay hindi na ako nakatanggi pa sapagkat mismo si Armando na ang nagyakag. Siya ang may dala ng karitela. Kungkit wala na kaming nagawa pa at pinaunlakan na namin itong magpipinsan. Hindi na nag-aksepa ng panon si Armando. At nagtungo kami sa kanilang bahay
na ngayon ay lubusan na niyang natubos. Ngunit bago pa kami magsimulang mag-inuman, ay ibinalita na muna ni Armando sa kanyang pamilya ang magandang balita. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Armando. At ganun din ang kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa ang mga ito nang malamang natubos na nila ang lupa. Abot-abot ang pasasalamat na inabot namin sa may bahay ni Armando. Ganun din sa kanyang mga magulang. Lubos-lubusan ang pasasalamat ng mga ito. Bagamat salat sa yaman, ang pamilya ni Armando ay nagpakatay ng kambing ang mga magulang ni Armando. At si Armando naman ay nagkatay ng ilang pirasong manok upang aming kainin. At total ay naroroon na lang din kami. Tumulong na din kami sa pagluluto at sa kung anumang paraan na pwede naming maitulong. At ilang sandali pa ay naglabas na si Armando ng isang galon na tuba. Nagdaraos na kami ng kasiyahan ng mga sandaling yun na kahit kami-kami lamang. Nang maya-maya pa ay may dumating na isang lalaki. Malayo pa lamang ay nakilala ko na ito. Hindi ako maaaring magkamali. Si Luis ito. Subalit sa pagkakataong ito, ay kalmado na ako. At hindi na ako nakakaramdam pa ng pangamba. At hindi na kagaya kanina, ay wala na akong nararamdamang tensyon patungo dun kay Luis. Pagkadating naman ni Luis, ay kaagad namang pumagitna si Armando at agad nilapitan si Luis. Luis, nagkakaroon lamang kami ng munting kasiyahan dahil dun sa natubos ko ng lupa, sambit po ni Armando. Hindi naman ako naririto upang maglikha ng gulo o kung ano pa man, Armando. Naparito ako upang batiin kayo sa inyong panalo. At magpasalamat na rin sa perang natanggap ko, sambit pa ni Luis. Binabati ko kayo sa inyong panalo. Ngunit, hayaan niyong paunlakan ko kayo, sambit pa ni Luis. Bukod sa pagbisita, ay nagdala si Luis ng baboy na kakatayin at nagdala pa ng karagdagang alak. Pagkakita nun ay lalong natuwa ang aking mga pinsan at ganun din siyempre sina Armando. Habang nagkakasiyahan, ay nilitsyon namin ang daladalang baboy ni Luis at patuloy ang kasiyahan. Sa gitna ng kasiyahan na yun, ay parang bigla kong nakitang may dumaan na matandang lalaki. Hindi ko alam kung napansin din yun ng mga pinsan ko. Ngunit nakita ko ang matandang lalaki. At dun ko napagtanto na siya ang matandang lalaki na nagbigay sa akin ng bertud. Nang papatayo na ako upang lapitan ng matandang lalaki, ay bigla na lamang siyang naglakad palayo. Ako naman ay biglang hinawakan ni Latikyo. Saan ka pupunta, Dolpo? Dito ka lang! Walang tatakas sa inuman! Magsasaya tayo! Sambit pa ni Latikyo at sabay-sabay na nagtawanan. Ngunit parang hindi na nila napansin yung matandang lalaki.
ang matandang lalaki ng mga sandaling yun ay naglakad na palayo. Kami naman ay nagpatuloy na lamang sa pagiinuman. Naparami na ang ininom ko. Hindi ko na namamalayan. Tuloy-tuloy pa din ang pagpapaikot ng baso. At kapag mauubos na ang aking iniinom na alak, ay muli itong lalagay ni Armando o kaya ni Luis o kaya naman ng mga pinsan ko. Ako naman ay pinapaunlakan ko lamang sapagkat wala naman kaming masamang ginagawa at nagkakasiyahan lang naman. Ito ang pamamaraan namin ng pagdiriwang ng pagkakatubos ng lupa ni Armando. Hanggang sa hindi ko na matandaan kung ano na ang nangyari. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakahandusay sa harap ng aming bahay. Hindi ko na maalala kung ano ang buong kaganapan sa kasiyahan na yun. At dahil sa dami ng aking nainom at talagang hindi sanay sa alak, ay hilong-hilo pa ako. Kung kaya't muli ko na lamang itinuloy ang aking tulog at hindi ko na alintana kung nasaan pa ako. Ang mahalaga ay makatulog pa ako. May pakiramdam ako na sinesermulan na ako nila nanay at tatay. Subalit dala ng labis na kalasingan ay muli akong pumaimbulog sa pagtulog. Hindi ko alam kung parang ilang araw na akong natulog nun. O basta't ang alam ko ay buong maghapon akong natulog. Kinabukasan ay naging maayos-ayos na ang aking pakiramdam. Nung umaga pa lamang ay bigla na akong binungangaan ni nanay. Maglalasing-lasing daw ako nang hindi ko kaya. Tama naman si nanay. Kung kaya't hinayaan ko na lamang si nanay na sermonan ako. Habang nagbubunga nga si nanay, ay may nabanggit pa ito na may nagtungo daw dito na lalaki at hinahanap ako. Natanong ko si nanay kung anong ginawa ng lalaki. At ang sabi naman ni nanay, ay hindi niya rin daw alam at umalis din naman kalaunan. Naisip ko na baka isa sa mga mananabong na nakakita sa amin sa tupada. Kung kaya't hinayaan ko na lamang. Nung katanghalian na, ay nagtungo sa bahay ang mga pinsan ko. Oh, eh, kamusta ka na, Dolpo? Balita ako, maghapon kang tulog kahapon ah. Sabay tawa na ng mga pinsan ko. Kung kaya't nakitawa na lamang din ako. Iyon ang kauna-unahang beses na nalasing ako kung tutuusin. Sapagkat hindi naman talaga ako nainom. Nang maya-maya pa, ay biglang nagkwento si Tikyo. Kakaiba ka pala, Dolpo. Kaya palang swerte mo sa sugal. Eh meron ka palang taglay na Bertod. Biglang sambit ni Tikyo at sabay tumawa ang mga ito. Subalit nagulat ako sa sinabi na yun ni Tikyo. Ano ka mo, Tikyo? Anong sabi mo? Tanong ko. At inulit nga ni Tikyo ang kanyang sinabi kanina. Oh, Dolpo, namatindi ka pala. Kaya palang swerte mo sa mga sugal. E may taglay kang Bertod. Pag-uulit pa ni Tikyo. Paano mo nalaman yun? Tanong ko na may bahid na pagkainis ang aking boses. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, Dolpo,
dun sa inuman. Nung tinatanong ka ni Luis, eh yun ang yung sinabi. At ang dami pong sinabi tungkol dun. Sambit pa ni Tikyo. Oo, Dolpo. Tama ang sinabi ni Tikyo. Baka napadami nang nainom mo nun, kaya hindi mo na namalayan ang iyong mga sinasabi. Sambit pa ni Erning. Halos pagsakloban ako ng langit at lupa ng mga sandaling yun. At hindi ko malaman ang gagawin. Nung marinig ko ang mga kwento ng mga pinsan ko, bigla akong naisip yung Bertod. Kung kaya't ang una kong ginawa ay iniwan ko muna ang aking mga pinsan habang nagkukwentuhan kami. Oo, saan ka pupunta, Dolpo? Biglang tanong ni Tikyo. Diyan muna. Diyan muna kayo. Mahiwan ko muna kayo. Sambit ko. Agad akong nagtungo sa likod ng aming bahay at sinili po ang lagayan ng Bertod. Pagkatingin ko, ay wala na dun ang kawayan na nilalagyan ng tubig. Halos baliktarin ko na ang aming kubo. Subalit wala na yung kawayan. Wala na ang Bertod na ibinigay sa akin ng matanda. Wala na yung Bertod. Halos magwala ako ng mga tagpong yun. At hindi ko na napigilan. At pumalahaw na ako ng iyak. Subalit wala akong ibang maaaring sisihin kung di ang aking sarili. Nagpabaya ako. Pinabayaan ko ang ibinilin sa akin. Hanggang sa nagsipagpuntahan na rin ang mga pinsan ko sa likod bahay. At nakita akong umiiyak. Hinanap ko maghapon ang Bertod. Subalit wala din. Hindi ko na yun makita pa. Mga sumunod na araw ay umugong ang balita tungkol sa sunod-sunod na pagkapanalo sa sugal ni Luis. Kaagad itong ibinalita sa akin nila Armando kasama sina Erning. Oo, Dolpo. Parang pangatlong araw na ngayon na sunod-sunod na nananalo si Luis. Walang patid. Kahit anong sugal, panalo siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero napakaswerte niya sa sugal ngayon. Ang swerte niya. Balita pa sa akin ni Armando. Pagkadinig ko nun, ay napayuko na lamang ako. Baka napasakamay na ni Luis ang Bertod. At bigla kong naalala ang sinabi ni nanay na may nagtungo dito na isang lalaki at hinahanap ako. At hindi daw nila kilala ang lalaki na yun. Dahil dun ay naisip ko na puntahan si Luis at kumprontahin na ito. Naku, Dolpo. Hindi ko maipapangako yan. Ngunit tutulungan kita sa lahat ng aking makakaya. Kaya nga lamang, si Luis ay hindi na dyan naglalagi sa aming lugar. Sa pagkakaalam ko, lumipat na sila ng bayan sapagkat doon na bumili ng bahay, sambit pa ni Armando. At dahil doon ay wala na akong nagawa pa. At tila nawalan na rin ako ng gana. Nakaramdam ako ng panlulumo. Panghihinayang. At wala akong ibang maaaring sisihin kung di ang aking sarili. Makalipas ang ilang araw, ay may tumatawag mula sa aming harapan ng bahay.
pagkatingin ko, ay sina Armando ito, kasama sina Erning. Kung kaya't hinarap ko na ang mga ito. Nang maya-maya pa, ay biglang nagpakita si Luis. Pagkatingin ko kay Luis, ay tila kalunos-lunos ang kalagayan nito, na parang ginulpi ng maraming tao. At may bahid pa ng dugo sa kanyang bibig. Bakit? Ano nangyari? Tanong ko kagad kina Erning. Adolfo, wala kaming kinalaman dyan. Hindi namin inaano yan si Luis. Kahit itanong mo pa kina Armando. Biglang sagot naman ni Erning. Oh, Dolpo, hindi namin inaano yan. Baka pag inano namin eh, baka maano yan. Pero hindi namin yan inaano. Sambit pa ni Tikyo na naroroon din. Tama ang mga pinsan mo, Dolpo. Hindi namin inaano yan si Luis. Hindi namin yan sinaktan. Ang totoo niyan ay nagpasama siya sa amin upang magtungo rito. Ngunit habang nagsasalita si Armando, ay bigla na lamang naputol ang sinasabi ni Armando. Nang biglang napasigaw si Luis, parang may humampas sa likuran nito. At biglang napaluhod si Luis sa lakas ng pagkakatama sa kanya. At kasabay nun ay sumuka ito ng dugo. Sumisigaw si Luis na parang nakaranas ng matinding pasakit. At pagkatingin ko, ay kitang-kita ko pang napakalaking latay sa kanyang likuran. Ngunit hindi namin malaman kung saan ito nagmula. Wala naman kaming nakitang humampas sa kanya. Ngunit parang may humampas talaga sa kanya na napakalakas. Gulat na galot kaming lahat at napaatras na lamang sapagkat tuloy-tuloy ang mga latay na naglilitawan sa likod ni Luis, na parang hinahataw ito ng dos por dos o ng matigas na bagay. Kitang-kita mo na parang lumalagotok ang mga butos sa kanyang likuran, na parang nababasag ang mga ito. Hindi namin malaman ang gagawin. Ngunit kasabay nun ay nakakaramdam ako ng matinding kilabot. Nang maya-maya pa, ay biglang nagsalita si Luis. Dolpo! Dolpo! Patawad! Tungkarin mo ako. Ako ang kumuha ng iyong bertod. At ilang sandali pa, ay napasigaw muli si Luis sapagkat may humampas na naman sa kanyang likuran. At muling bumuluwak ang napakaraming dugo na lumabas mula sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, ay ibinalik ng kagad sa akin ni Luis ang isang kawayan na lagayan. Iniabot niya ito sa akin. At kasunod nun ay muling humingi ng patawad at saka dumipa sa lupa na parang humihingi ng tawad. At nang silipin ko ang kawayan na yun, ay naroroon ang puting isda. Naroroon ito sa dati niyang kinaroroonan. Muli ay naibalik sa akin ang bertod sa sugal na ibinigay sa akin ng matanda. Ngunit bilang paggalang sa bertod, ay hindi na muli ako nagsugal pa.
dahil na rin sa takot na nasaksihan ko. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre, Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang iban po, ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang po i-shout out si Ma'am Kimberly Rose Entuna. Shout out po sa inyo. Ang shout out po ito ay mula po kay Boss Sol. Shout out po. Shout out din po kay Boss Brandy Cola. Shout out po sa iyo. Shout out din po kay Ma'am Rose Felicity Villanes. Happy birthday po. Diyan po sa may Bacolod City. City of Smile. Happy birthday po ulit kay Ma'am Rose Felicity Villanes. Shoutout din po kay Boss June Tomas. Shoutout po. Shoutout din po kina Tita Julieta Silayan at Geraldine Silayan ng San Juan Binangonang Rizal. Sa Silayan family, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Leo Alcantara. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po sa Villaruel family. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout din po sa Panther Security Agency dyan sa may San Simon, Pampanga. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Boss Roro Biani. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Akatsuki 3005. Shoutout din po kay Ma'am Annabelle Apruebo dyan po sa may Israel. Ganun din po kay Ma'am Annie Vidoria. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Baby Langka. Sana po matapos na po ang kaguluhan dyan sa Israel. Ingat po kayo dyan palagi. Stay safe po. Hangad ko po ang kaligtasan po ninyo. Shoutout din po kay Boss Jackea Mata. Dyan po sa may Maligo, Pulumulok, South Cotabato. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jake Alcala. Shoutout po sa inyo dyan, Boss Jake. At sa mga taga Maligo, Pulumulok, South Cotabato. Shoutout sa inyo dyan. Happy birthday din po kay Elisha Bryce Dangkalan. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout din po kay Boss Rancid Royo dyan po sa may Saudi Arabia. At sa wife po ni Boss Rancid na si Ma'am Emilia Royo. Maraming salamat po sa pakikinig, Boss. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa may Saudi. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo City. Shoutout din po kay Boss Rohan Conlu. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Jonna Rose Muescan. Shoutout din po sa Gonzales family. Shoutout po sa inyo, Boss Bobby. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Tuble. Shoutout po sa inyo, Boss. Happy birthday din po kay Boss Nathaniel V. Rodriguez on November 1. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Chef Letran. Boss, shoutout po sa inyo dyan. Chef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig.
Shoutout din po kay Boss Leonski Gibe. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Kunsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, Boss. Boss Lia Estoke. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs na po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss din po si Yumi, Boss. Shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilar, may time po kayo, bisita na po siya. Rochelle Abilar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron. And Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansin, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel. Ito yung po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May itay po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Bless Navaja, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emsnack, shoutout. Miss Jibel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ako sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po ako sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelvaro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa'yo, Boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cone, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa'yo, Boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Rina Zakati, Boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po.
sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like mo at patinid po sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa aking mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.